ang aming lechon kawali, guys. Crispy and crunchy. Subukan nyo to, guys. Ito, una natin gagawin, guys. Magpapakulo tayo ng tubig para sa ating pagpalambot ng pork belly. Pakuloyin natin to siya, guys. Lalagyan natin to ng asin at saka luya, laurel, para mas masarap ang ating lechon kawali mamaya. Asin at saka luya. Malasa siya, lasang gagal. Umihan natin para maging lasang gagal. So, palalagyan natin siya ng baby. Diba? Para masarap. O, yun ang mabili. May nasalat. Mura lang yan, nakakapit. Palambutin natin ito siya, mga after 45 minutes, guys, i-check natin yung ating pork belly kung malambot na. Mas masarap kasi yung malambot na i-fry natin. Kailangan malambot siya. At saka meron tayong senior sa bahay na kailangan malambot. Dahil malambot na siya, guys, tanggalin na natin sa boiling water. Tanggalin na natin sa kawali. At kailangan natin itong i-dry bago natin iprito. Dry natin siya ng tissue. Kailangan hindi na siya matubig para hindi siya matilamsik pag nagpa-fry tayo ng pork belly.
Ang sikreto para maging crispy ang ating piniprito, tusok-tusokin natin siya ng tinidor, yung balat. Yung balat ang importante, tusok-tusokin natin para maging crunchy. Ang ating, kahit yung chicken, kahit anong klase na chicken, pork, tusok-tusokin natin yung balat. Pagkatapos natin i-fry, makrunchy siya, guys.
Pag nagluluto pala tayo ng lechon kawali, maghanda tayo ng takip kasi nagtatalsikan yung mantika. Nakakatakot, guys. Kailangan meron tayong pang-takip sa ating mga daliri. Kaya ito yung malaki yung takip. Pang-takip ko sa aking katawan kasi tumatalsik talaga yung oil pag sa mga lechon kawali. Much later. After 25 minutes of frying, guys, 25 minutes nating pinirito itong ating pork belly. Ayan na, meron na tayong crunchy, crispy, and yummy pork belly. Everybody shake it.